Salamat Nathan at tinulungan mo ko kanina. Ani ni Faye. Wala iyon, basta ikaw. Ani ni Nathan. Hinaplos ni Nathan ang mukha ni Faye. Faye, bakit hindi mo pa ako sagutin? Bakit hindi pa natin tutuhanin ang sinabi natin kay Rafael kanina? Sisiguraduhin ko, naliligaya ka sa piling ko. Ani ni Nathan. Tinanggal naman ni Faye ang kamay ni Nathan sa kanyang mukha. Nathan, alam mo namang hindi kita kayang sagutin. Kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, di ba? Ani ni Faye. Nahampas naman ni Nathan ang lamesa. Bakit? Dahil mahal mo pa rin ang lalaking yun? Akala ko ba tapos na kayo, Faye? Ako ang kasama mo simula pagkabata. Pero, bakit hindi ako piliin mo? Sigaw ni Nathan. I'm sorry, Nathan. Ani ni Faye. Hindi ko kailangan ng sorry, Faye. Ikaw ang kailangan ko. Ang pagmamahal mo ang kailangan ko. Ako na lang ang piliin mo, Faye. Please. Ani ni Nathan at pumatak ang kanyang mga luha. Pinunasa ni Faye ang luha ni Nathan. I'm sorry, Nathan. Sana maintindihan mo ang nararamdaman ko. Ani ni Faye. Tumayo na si Faye at lumabas ng meeting room. Napatingin siya sa paligid. Namamangha pa rin siya sa magandang interior ng gusali kahit pa araw-araw siyang namamalagi dito. Hindi pa rin siya makapaniwala na anak siya ng mag-asawang mayaman at nagmamay-ari na siya ng kumpanya. Napangiti na lamang siya. Lumabas na siya ng building at sumakay sa kotse niya. Bumili siya ng kumpol ng bulaklak at pumunta sa sementeryo. Pinuntahan niya ang lapida ng kanyang kinikilalang magulang, ang mga taong nag-alaga at nagmahal sa kanya nung hindi pa niya alam ang katotohanan. Nagpapasalamat siya dahil kahit mahirap lang ang mga ito, ay itinaguyod siya nito at pinalaki ng maayos. Inilagay na niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng lapida ng mga ito. Nay, Tay, natupad ko na po ang mga pangarap ko. Pero, wala na kayo. Hindi ko na kayo nakasama nung tinutupad ko ang mga pangarap ko. Miss na miss ko na po kayo, Nay, Tay. Umiiyak na sambit ni Faye. Pinunasan niya ang mga luha niya. Maraming salamat po sa lahat. Kahit hindi niyo ako tunay na anak, minahal at pinalaki niyo pa rin ako. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Tay. Malungkot na ani ni Faye at hinaplos ang lapida ng kanyang kinilalang magulang. Napangiti na lamang siya nang malala ang maliligayang araw niya kasama ang mga kinilalang magulang. Nakaramdam si Faye ng malamig na hangin na tila ba'y niyayakap siya. Ninamnam na lamang niya ang pakiramdam na yun dahil alam niyang yun ang mga kinilala niyang magulang. Sumakay na siya sa kanyang kotse at bumalik sa kanyang kumpanya. Marami pa siyang trabaho na kailangang tapusin. Kailangan niyang panatiliin ang tanyag nilang pangalan. Kahit naman mayaman na si Faye at nakatira na sa mansyon, ay gusto pa rin niyang makatulong sa kanyang tunay na pamilya, lalo pat siya ang kaisa-isang anak ng mga ito. Ah, anak, kumain ka muna. Alok ng ina ni Faye at inilapag nito sa lamesa ang matatamis na pagkain dahil alam niyang paborito iyon ni Faye. Ah, ma, marami pa akong trabahong kailangan tapusin. Ibigay niyo na lamang yan kay Sean ang mga iyan. Tiyak, matutuwa iyon. Ani ni Faye. Lumapit naman sa kanya ang kanyang ina. Kumuha ito ng kapiraso at isinubo sa kanya.
Mama, hindi na po ako bata. Reklamo ni Faye. Natawa naman ang ina ni Faye. Ay nako, ano ka ba? Sinusubuan ka lang eh. Tsaka, kumain ka ng kumain. Tingnan mo, ang payat mo na. At tsaka sa tagal ng panahon na hindi tayo nagkasama, ngayon lang ako makakabawi sa iyo anak. Ani, nito. Umiti si Faye. I love you, ma. Pero, si Sean na lang ang i-baby niyo. Tutal, baby pa naman iyon. Ani, ni Faye. Ay, nako. Ini-spoil mo yung batang iyon. Panay pagpapakain mo ng tsokolate. Gusto mo bang mabundat ang batang iyon? Ha? Sermon nito. Ma, ayun lang ang love language ko sa baby kong iyon. Tsaka, pareho kami ng paborito, ang tsokolate. Ani ni Faye. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Manang mana talaga sa'yo ang batang iyon. Ani ng ina ni Faye. Ngumiti si Faye. Manang mana naman po ako sa inyo. Ani ni Faye. Siya nga pala. May kailangan kang puntahan na party mamayang gabi. Ikaw na lang ang proxy namin ng dad mo dahil magdi-date kami sa Paris. Nakangiting ani ng ina ni Faye at inabot kay Faye ang invitation. Tiningnan ni Faye ang invitation at nakalagay dito na isa itong engagement party. Hindi na tiningnan ni Faye kung sino ang i-engage dahil abala siya sa kanyang trabaho. Kumagat na ang dilim. Saktong tapos na rin si Faye sa kanyang ginagawa. Nag-ayos na siya at sinuot ang makintab na silk dress. Inipit niya rin ang mahaba niyang buhok at naglagay ng itim na bulaklak bilang palamuti. Nagsuot na rin siya ng diamanteng hikaw at kwintas. Napatingin si Faye sa kanyang refleksyon sa salamin. Natawa na lamang siya sa naisip dahil sa ayos niya na para siya ang magiging bida ng party. Kinuha na niya ang kanyang itim na purse at lumabas ng kwarto. Pinuntahan na rin niya si Sean sa sala na bihis na rin. Inayos niya ang buhok nito. Gusto mo bang sumama sa akin sa party? Magiliw na tanong niya dito. Ha, yay! Party! Opo, sama po ako. Tuwang-tuwa, ani ni Sean. Kinarga na ni Faye si Sean at sumakay na sila sa kotse. Kinabitan muna ni Faye ng seatbelt si Sean bago pinaandar ang kotse. Nag-drive na si Faye papunta sa venue ng engagement party. Ilang minuto lang ay nakarating na rin sila rito. Kinarga muli ni Faye si Sean at pumasok na sila sa venue ng party. Binigay na ni Faye sa gwardiya ang invitation tsaka sila pumasok. Nang makapasok na sila ay inupo na ni Faye si Sean sa upuan tsaka umupo sa tabi nito. Ang ganda po dito ate. Tuwang-tuwa, ani ni Sean. Napangiti naman si Faye. Oo nga, pero huwag kang makulit ha. Magagalit ako sa'yo pag makulit ka. Panakot ni Faye. Hinawakan naman ni Sean ang kanyang bibig. Hindi po ako magkukulit. Ayoko po magalit kayo sa akin, Ate Faye. Naiiyak na ani ni Sean. Hinaplos naman ni Faye ang likod ni Sean. Ano ka ba? Joke lang yun. Basta, huwag kang makulit ha. Kukuritin kita sa pisngi. Natatawang ani ni Faye. Tumango-tango si Sean. Nakita ni Faye ang chocolate fountain at mga strawberries. Ah, gusto mo ba ng strawberries? Tanong ni Faye. Ngumiti naman si Sean. Opo, gusto ko ng strawberries. Ani nito. Ngumiti naman si Faye at hinaplos ang buhok ni Sean. Okay, dito ka lang ha. Ani ni Faye at pumunta na sa mga pagkain. Kumuha siya ng 5 strawberries at isinausaw sa chocolate iyon. Faye?
Napalingon si Faye sa tumawag sa kanya. Stella! Ani ni Faye na makilala ang taong bumanggit sa kanyang pangalan. Oh! Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Stella. I was invited. Ikaw? Kilala mo ba ang main character ng party na ito? Balik tanong ni Faye. I am here because kilala ko ang i-engage. I'm surprised to see you here. Sa pagkakaalam ko, sa mga rich family lang ang inimintahan ng party na to. Ani ni Stella. Well, it's a long story, Stella. Sino ba ang ikakasal? Tanong ni Faye. Hindi mo ba talaga alam kung sino? Ani ni Stella. Umiling naman si Faye. Sasagutin na sana siya ni Stella nang may biglang may nagsalita sa stage. Good evening, ladies and gentlemen. Please, give an applause to our lovely couple, Miss Amelia Montifalco and Mr. Rafael Helbert. Masiglang ani ng MC sa stage. Tila gumuho ang mundo ni Faye nang makita si Rafael kasama si Amelia. Nabitawan niya ang kanyang hawak. Faye, ayos ka lang ba? Tanong ni Stella. Natauhan naman si Faye at tumango-tango. Yes, I'm okay. Nagulat lang ako na ikakasal na pala ang kuya mo. Ani ni Faye. Umirap naman si Stella. Yeah, hindi nga rin ako makapaniwala na pumayag si kuya na magpakasal sa babaeng yan. I'm sure napilitan lang siya. Ani ni Stella. Ngumiti naman ang pilit si Faye. Ano ka ba? Baka mahal talaga nila ang isa't isa. Ani ni Faye na may lungkot sa tinig. Napairap naman si Stella. Nah, si Amelia lang talagang baliw na baliw kay kuya. Ani ni Stella at kumain ng strawberries. Kumuha na lamang si Faye ng strawberries at bumalik sa kinauupuan niya. Sinunda naman siya ni Stella. Umupo na si Faye at pinakain ng strawberries si Sean. Anak mo? Tanong ni Stella. Umiling naman si Faye. No, he's my brother. Ani ni Faye. Hello po. Ano pong pangalan niyo? Tanong ni Sean kay Stella. Hindi naman sumagot si Stella at tinitigan ang bata. His green eyes reminds me of my brother. Sure ka ba talagang hindi mo anak yan? Ani ni Stella. Ngumiti lang si Faye. Sinabi ko na sa'yo, kapatid ko si Sean. Ani ni Faye. Stella, why are you here? Doon ka sa VIP seats umupo kasama namin. Ani ni Amelia at hindi napansin si Faye. Inirapan naman ni Stella si Amelia. No thanks, I'm fine here. And you know what? I don't want to sit with you. Ani ni Stella. Natawa naman si Amelia. Bakit pa ganyan pa rin ang pakikitungo mo sa akin? Malapit na akong maging parte ng pamilya mo. Malapit na kitang maging sister-in-law. Ani ni Amelia. Ew, I don't want to be your sister. Alam ko naman na napilitan lang si kuya na pakisamahan ka. Kaya wala akong pake kung maging parte ka ng pamilya namin. Cause I will never treat you as a family. Nainsulto man ay pinigilan ni Amelia ang sarili. Okay, fine. Kung iyan ang gusto mo. Ani ni Amelia. Tsaka lang nito napansin si Faye. Faye? Is that you? Hindi makapaniwalang tanong ni Amelia.
Tumingin naman sa kanya si Faye at pilit na ngumiti. Ngumisi naman si Amelia. Bakit ka nandito? As far as I know, mayayaman na pamilya lang ang inibitahan ko. Tila nang aasar pa ani ni Amelia. It's a long story. By the way, congrats, ani ni Faye. Napansin ni Amelia ang diamanteng kwintas ni Faye. Hinawakan niya iyon. Oh, this looks expensive. Afford mo ba talaga yung ganito? Or fake lang to? Tila nang iinsultong ani ni Amelia. Hindi umimik si Faye at iminikli ang kamay ni Amelia. Lalong lumapad ang ngisi ni Amelia. Baka naman, may sugar daddy ka, kaya nakakabili ka ng mga mamahaling gamit. Kaya siguro, nakapasok ka dito. Hindi mo naman agad sinabi na may sugar daddy ka. Nasaan ba ang sugar daddy mo? I want to meet him. Ani ni Amelia. Sinamaan naman siya ng tingin ni Faye. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan, Amelia. Pero, sasabihin ko sa'yo, wala akong sugar daddy. Hindi mo ko kilala, Amelia. Baka, magsisi ka kapag nalaman mo kung sino talaga ako. Ani ni Faye. Natawa naman si Amelia. Oh my! Natakot ako. Bakit? Sino ka ba? Sa pagkakaalam ko, isa ka lang hampas lupa. Madiing ani ni Amelia. Napabuntong hininga si Faye. Kung mag-aaway lang tayo, mas mabuting umalis na lang kami. Ani ni Faye. Bakit? Naduduwag ka? Hindi pa nga tayo nagsisimula. Umatras ka na agad. Ani ni Amelia. Hindi ako naduduwag. I just have a class. Hindi ako pumapatol sa mga asong tahol ng tahol na hindi ko ka-level. So please, excuse me. Ani ni Faye. Nainsulto naman si Amelia sa narinig. Kumuha siya ng basong may laman at pinuhos iyon kay Faye. Napatayo naman si Faye. Ang mga mata ng mga bisita ay nasa kanilang dalawa na. Naka-cross arms naman si Stella habang pinapanood na mag-away ang dalawa. Iniisip kung sino ang mananalo sa dalawa. How dare you to insult me? Hindi mo ba ako kilala? Kaya kong siraan ang buhay mo sa isang pitik lang. Galit na ani ni Amelia. Nagulat siya nang bigla siyang sinampal ni Faye. Nagulat rin ang lahat ng nakakita. Wala akong pake kung sino ka. Ani ni Faye. Kumuha siya ng basong may laman at itinapon iyon kay Amelia. Oh, ayan. Quits na tayo. Ani ni Faye. Lalong nainis si Amelia at hinablot ang buhok ni Faye. Kumaganti naman si Faye at hinila rin ng malakas ang buhok ni Amelia. How dare you! Titirisin talaga kitang kutong lupa ka! Sigaw ni Amelia. Lumapit naman si Rafael para awatin sila. Stop this now, Amelia! Sigaw ni Rafael. Ayaw namang magpaawat ni Amelia at patuloy na hinihila ang buhok ni Faye. Anong kaguluhan ito? Sigaw ng isang maotoridad na boses. Napatigil si Amelia. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kanyang ama. Dali-dali siyang tumayo. Dad? Ani niya. Sinamaan naman siya ng tingin nito. Ano pang kinagawa mo sa mismong engagement party mo? Gusto mo ba talaga akong mapahiya? Huh? Galit na sigaw nito. It's not what you think, Dad. Kasalanan lahat to ng babaeng to. Sigaw ni Amelia at tinuro si Faye. Tumayo naman si Faye at inayos ang sarili. Nanlaki ang mga mata ng ama ni Amelia nang makita si Faye. Bigla itong lumuhod
Lady Polaris. Ani nito. Nagulat naman ang lahat nang makita ang ginawa ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Dad! Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Amelia. Ikaw bata ka. Hindi mo ba siya kilala? Isa siya, prinsesa, sa England. At siya rin ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Halika! Lumuhod ka dito at humingi ka ng tawad. Utos nito kay Amelia. Nagulat naman ang lahat sa narinig at napatingin kay Faye. Napangangarin si Stella sa gulat dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Patawarin niyo kami. Ako na ang humihingi ng tawad sa ginawa ng aking anak. Ani ng ama ni Amelia. Tumayo na po kayo. Ani ni Faye. Tumayo na ang ama ni Amelia. Pasensya na sa ginawa ng anak ko. Huwag kayong mag-alala. Didisiplinahin ko ang anak kong ito. Ani ng ama ni Amelia. Ano bang sinasabi mo, Dad? Hampas lupa lang yung babaeng yan. Sigaw ni Amelia. Sinampal naman siya ng kanyang ama. Wala kang respeto? Hindi mo ba alam na ang pamilya nila ang dahilan kung bakit tayo nagpakasasa sa kayamanan? Malaki ang utang na loob natin sa pamilya ng mga Polaris. Kaya irespeto mo ang kanila dahil kung wala sila, ay wala tayo. Naiintindihan mo ba ako, Amelia? Galit na sigaw ng ama ni Amelia. Napakuyom na lamang si Amelia ng kamao at sinamaan ang tingin si Faye. Patong-patong ang kahihiyan na dinala niya. Pinahiya pa siya ng sariling ama sa maraming tao. I hate you, Dad! Sigaw ni Amelia at naglakad paalis. Pasensya na kayong lahat sa nangyari. Please, enjoy the party. Ani ng ama ni Rafael. Nagsibalikan na sa kanya-kanyang kinaupuan ang mga bisita at bumalik na sa normal na para pang walang nangyari. I'm sorry, Lady Polaris, for what happened. Please, enjoy the party. Ani ng ama ni Amelia. Hindi na po. Aalis na kami. Ani ni Faye. Please stay as a compensation on what my daughter did. Pagpupumilit pa ng ama ni Amelia. Wala nang nagawa si Faye kundi ang umupo na lang sa upuan. Ate Faye, napakabad po nung girl na umaway sa inyo. Inis na ani ni Sean. Natawa naman si Faye at hinawakan ang ulo ni Sean. Huwag kang gagaya sa bad girl na yun, ha? Dapat maging good boy ka palagi, okay? Ani ni Faye. Tumango-tango naman si Sean. Samantala, galit na galit na pumunta si Amelia sa kanyang kotse at uminom ng gamot para sa disorder niya. Hindi niya nakokontrol ang sarili niya kapag nagagalit siya, kaya kailangan niya ng pampakalma. Nakita niya sa bag ang laso na lagi niyang dinadala saan man siya magpunta. Napangisi siya nang makaisip ng idea. Kinuha niya iyon at pumunta sa kusina. Palihim niyang nilagyan ng laso ng isa sa mga plato na may lamang pagkain na iaahin sa mga bisita. Nilapitan niya ang waiter at pinigay ang plato na nilagyan niya ng lason. Hoy, ikaw! Ibigay mo to sa babaeng yun. Siguraduhin mong siya ang makakain nito. Utos ni Amelia. Tumango-tango naman ang waiter at lumabas na ng kusina para ihatid kay Faye ang plato ng pagkain. Enjoy your food, ma'am! Ani ng waiter at umalis na. Ah, Ate Faye, pingi! Ani ni Sean at kumuha ng hipon. Bago iyon masubo ni Sean ay kinuha ni Faye iyon. Oops, hintayin muna natin dumating ang pagkain mo para sabay-sabay tayong kumain, okay? Ani ni Faye. Maya-maya pa ay nagsilabasan na ang mga waiter at pinigay na ang mga pagkain sa mga bisita.
Nagsimula na silang kumain. Napangisi naman si Amelia sa di kalayuan ng makitang kinakain na ni Faye ang pagkain nilagyan niya ng lason. Faye, sayo na lang itong mga hipon ko. Ani ni Stella. Sarap na sarap naman si Faye sa kinakain. Hindi niya alam na may lason ang kinakain niya. Biglang tumabi sa kanila si Rafael. Hindi naman siya pinansin ni Faye. I'm sorry, Faye, sa ginawa ng fiancé ko. Ani ni Rafael. Nasaktan naman si Faye nang marinig ang salitang fiancé mula sa bibig ni Rafael. Hindi mo kailangan mag-sorry. Hindi naman ikaw ang may kasalanan sa akin. Ani ni Faye. Hindi na nagsalita si Rafael at tinuon na lang ang pansin sa kumakaing si Sean. Maya-maya pa ay hindi na makahinga si Faye. Bigla siyang natumba sa kanyang kinauupuan. Ah, Faye, ano nangyayari sa'yo? Nag-aala lang tanong ni Rafael. Bigla naman siyang nangisay si Faye at napahawak sa kanyang leeg. Nangingitim na ang kanyang labi. Nagkagulo naman ang lahat. Napatingin si Faye kay Stella na nataranta na rin. Doon, may naalala si Faye. Ang oras na muntik na siyang mamatay at nag-aagaw buhay noon. Naalala na niya ang nangyari noong nahulog siya sa bangin. Naalala na niyang si Stella ang tumulak sa kanya sa bangin. Pinilit niyang magsalita pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Bigla namang umiyak si Sean. Ate Faye! Ani nito. Agad namang binuhat ni Rafael si Faye at inilabas sa venue. Agad niya itong sinakay sa kotse at nag-drive papunta sa hospital. Hang on there, Faye. Please, huwag kang susuko. Please, hang on there. Ani ni Rafael at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Faye. Pagkarating nila sa hospital ay agad na isinugod sa emergency room si Faye. Ngayon ay nag-aagaw buhay na ito. Hindi mapakali si Rafael. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Faye. Pinanood niya kung paano sagipin ang mga doktor ang buhay ni Faye. Naluha na lamang si Rafael. Please, hold on, Faye. Please, I can't live without you. Ani ni Rafael. Kalahating oras bago lumabas ang mga doktor. Nilapitan naman ni Rafael ang isa sa mga doktor. Doc, kamusta na po siya? Tanong ni Rafael. Napabuntong hininga naman ang doktor. As of now, stable na ang kalagayan ng pasyente. Nakakonsume ang pasyente ng toxic na nakakalason. Mabuti at nagapan agad ito dahil kung ilang minuto lang kayong nahuli, maaring mamatay na ang pasyente. Ani ng doktor. Napasintido si Rafael. Iniisip niya kung sino ang maaring gumawa noon. Ang naiisip niya lang ay si Stella at Amelia. Dahil ang dalawang yun lang naman ay may malalim na galit kay Faye. Pumasok siya sa loob ng kwarto ni Faye. Tinabihan niya ito at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. I'm sorry that I failed to protect you again. Lumuluhang ani ni Rafael. Pakiramdam niya ay napakawalang kwenta niya. Ni hindi man lang niya naprotektahan ang babaeng pinakamamahal niya. Simula nung umalis si Faye sa kanyang tabi, ay halos mabaliw siya. Araw-araw siyang nangungulila kay Faye. Gusto niya muli itong makasama. Kaya lang naman siya pumayag makipag-engage kay Amelia dahil pinagbantaan siya ng pamilya nito. Hindi nga siya makapiniwala na anak ang pinakamayamang tao sa mundo si Faye. Galing mismo ito sa bibig ng ama ni Amelia. Kaya alam niyang totoo iyon. Kaya pala nawala ito ng 3 taon, siguro dahil nahanap na ni Faye ang tunay niyang pamilya.
Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon si Stella. Karga ang umiiyak na si Sean. Ano bang nangyari kay Faye, kuya? Tanong ni Stella at ibinaba na si Sean. Nanakbo naman palapit si Sean kay Faye at niyakap ito. Ate Faye, huwag mo kong iwan. Huwag mo kong iwan, ate. Umiiyak na ani nito. Hinawakan naman ni Rafael ang ulo ni Sean. Bumilis ang pagtibok ng puso niya nang ginawa niya iyon. Para bang nakaramdam siya ng lukso ng dugo sa bata. Tumingin si Sean kay Rafael. Kuya, mamamatay na po ba ang ate ko? Mamamatay na po ba siya? Umiiyak na tanong ni Sean. Umiling naman si Rafael. No, just pray for her and she will be okay. Ani ni Rafael at ngitian ang bata. Nagkatitigan ang pareho nilang berding mata. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Rafael nang makita ang berding mata ni Sean. Nakaramdam siya ng pangulila at para bang matagal na niya itong gustong hagkan ang bata. Hindi niya napigilan ang sarili at niyakap niya si Sean. Ah, bakit niyo po ako niyayakap, kuya? Tanong ni Sean. Hinigpitan ni Rafael ang yakap sa bata. Because I just want to. Ani ni Rafael. Kumalas na siya sa yakap. Hindi niya maintindihan kung bakit magaan ang loob niya kay Sean. Hinagot niya ang buhok nito. Simula ngayon, tawagin mo na akong Daddy. Ani ni Rafael. Naguluhan naman si Sean. Ah, bakit po? Hindi ko naman po kayo daddy. Inosenteng tanong ni Sean. Natawa naman si Rafael. Basta. Pero kung gusto mo lang naman akong tawaging daddy. Ani ni Rafael. Lumiti naman si Sean. Sige po, daddy. Masiglang ani ni Sean. Nakaramdam ng kakaibang kaligayahan si Rafael nang marinig iyon. Naisip niya na lang na baka gusto niyang magkaanak kaya masaya siya kapag tinatawag siyang daddy. Bumaling atensyon niya kay Stella. Stella, mag-usap na tayo. Ani ni Rafael at hinila palabas ng kwarto si Stella. Ano ba yun, kuya? Iritadong tanong ni Stella. Umamin ka nga. Ikaw ba ang naglason kay Faye? Ha? Huh? Galit na tanong ni Rafael. Iwinakli naman ni Stella ang kamay ni Rafael na nakahawak sa kanya. Bakit ba akong pinagbibintangan mo? Oo, pinagtangkaan kong patayin si Faye noon pero hindi na ngayon. Nawala na ang galit ko sa kanya, kuya, noong pinagtanggol niya ako kay Amelia noon. Ani ni Stella. Dinuro naman siya ni Rafael. Paano naman kita mapapaniwalaan kung walang pag-aalinlangan mong tinulak sa bangin si Faye noon? At saka, ikaw lang naman ang katabi ni Faye, di ba? Kaya umamin ka na, Stella. Galit na sigaw ni Rafael. Ano ba, kuya? Bakit ayaw mo kong paniwalaan? Ako lang ba ang may galit kay Faye, ha? Ni hindi ko nga alam na nalason pala siya. Ba't ako lang pinagbibintangan mo? Naluluhang ani ni Stella. Kumalma naman si Rafael nang makita ang nagbabadyang luha sa mata ni Stella. Naawa naman si Rafael dito. I'm sorry. I'm just frustrated na muntik na namang mawala sa akin si Faye. Ani ni Rafael. Pinunasa ni Stella ang kanyang luha at nagtanong kay Rafael. Mahal mo ba si Faye? Tanong ni Stella. Napatingin si Rafael sa kanya at malungkot nang humiti. Yeah, pero hindi na kami pwedeng magkatuluyan ni Faye dahil alam kong masaya na siya kasama
si Nathan, ani ni Rafael. Masaya na akong nakikita ko siyang masaya. Ang kaligtasan at kaligayahan na lamang niya ang hinihiling ko, ani ni Rafael. What? Susuko na lang ba ng ganun-ganun lang? Ikaw ba talaga ang kuya ko? Ani ni Stella. Natawa naman si Rafael. Siguro nga, nagbago na ako. Binago ako ng pagmamahal ko kay Faye. Ani ni Rafael. Napairap naman si Stella. Naku, ang OA mo kuya. But as far as I know, ikaw pa rin ang gusto ni Faye. Yung tingin niya sa'yo kanina, alam kong nasasaktan siya nung makita ka niya kasama si Amelia. You should go for it, kuya. Ipaglaban mo si Faye. Ani ni Stella. Paano mo naman nasabi na mahal pa rin ako ni Faye? Tanong ni Rafael. Nag-cross arms si Stella. Kuya, I'm a girl too. Alam ko yun. Alam namin ang mga kilos naming babae kahit hindi kami magsalita. Kaya alam kong ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ni Faye. Ani ni Stella. Bakit mo ba ako pinagtutulakan kay Faye? Akala ko ba galit ka sa kanya? Tanong ni Rafael. Hi kuya, dati lang yun. I have someone I love now. Ani ni Stella. Okay. Thank you, sis. Ani ni Rafael at ngumiti. You're welcome, kuya. But, kuya, I think I know na kung sino ang lumason kay Faye. Ani naman ni Stella. Yeah, I know. It's Amelia. Siya lang naman ang may dahilan na gawin yun kay Faye. Ani ni Rafael. Right. Baliw na baliw sa'yo ang babaeng yun. Kailangan mo na siyang ipahuli sa mga pulis dahil baka kung ano pang magawa niya sa future sister-in-law ko. Diba kuya? Ani ni Stella. Kinuyom ni Rafael ang kamao. Humanda ka sa akin, Amelia. Maghintay ka lang. Bulong ni Rafael sa sarili. Mahuhuli pa kaya nila si Amelia? At magigising pa kaya si Faye? Abangan natin ang susunod na kabanata.